What's up, everybody? Happiness on ours. Umulan man o umara, kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipag, patuloy kikislaw. Kahit umalon ay sumigaw, hawak-hawak tayo'y sumayaw. Hey, this is our show, this is our time, Kapa Million Forever. It's Showtime! Yes! Woo-hoo! What's up, Showtime Onliners? And welcome sa pinamasayang online tapay na surely make you happy. I wanna be out! Magumipiyok pa! Energy! Oo! Ibinata? Ibinata? Ano ba? Ganyan. Marami kasing good hormones na nilabas yan. Pero nag-a-adjust. Oo, yung mga pa-hormones. Pero eto na nga, ako, samahan niyo kami today para siksik na good vibes at unlimited happiness. My name is Anna Ramsey. Oh, grabe naman. Yeah. Kaya naman kami ang bahala sa entertainment news saan man kayo sa mundo. Ako naman si JR. Yes, kaya naman dyan lang kayo at dito naman kami. Ako si Lorraine Galvez and this is Showtime! Good morning sa inyong tatlo guys and good morning sa ating mga Showtime online. Good morning! At good morning sa ating mga Showtime onliners. Inibitahan po namin kayo na mag-tweet, react at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Deserve. Uy! Nako ha! Ngayong magpapasko na, deserve ba natin mag-shopping? 39 days na lang, Pasko na! Uy! Deserve? Oo! Wala nang face shield ha! Ah! Deserve natin lahat yan! Alert 1, 2, and 3. If I'm not mistaken. Mistaken. Pa-double check natin kung hanggang 1, 2, 3. Ang alam ko ha, kung hindi ako nagkakamali. Bongga. Makakalimit tayo sa pagbili ng mga ano, pagbili ng fashion, mapapambibili natin ng pangregalo yan, di ba? Tama. Totoo. At saka aminin natin, malaking ginhawa talaga, di ba? Kapag nasa labas ka, kung nakamask ka na lang, wala. Kasi minsan, nakapark ka na, tapos, ay, yung fashion ko nakalimutan sa kotse. O, di ba? Totoo, hanggang kung bumalik, no? Siyempre, bibili ka na naman ng bago, At hindi mo na kailangan makipag-away sa guard pag nakalimutan mo yung face shield mo. Tama. Nag-e-explain. Sige na, papasukin nyo na ako kasi bibili naman ako sa loob. At yan nga, sinasabi ko, lilinaw na ang ating mga paningin dahil wala na nakatakot. Ay, Jory. Tapos yung face shield na tupi-tupi, ganun. Kasi pwede pa naman. That's siyempre, ito ah. Mm-hmm. Siyempre, bago ang Pasko, ay magse-celebrate muna tayo ng ating 12th anniversary ng It's Showtime. Bongga! Kaya pala nagkulot si Anna Ramsey. Oo naman. Siyempre, anniversary na kasi, so kailangan maghanda. Tsareng, ikaw nga nakakote. Bakit ka nakakote ko? Ano lang yung jacket lang? Hindi ko alam na anniversary. Nilalamig daw. Pasensya na may aircon. Kaya naman, get ready sa mga hinandang pasabog at sorpresa ng Showtime Family para sa madlang people at Showtime Onliners. Oy, nako, kabang-abang ha. Pero syempre ito, syempre ang pinaka-highlight dyan ay dapat abangan nyo ang taunang bakbakan ng mga Showtime hosts sa magpasikat 2021. Exciting yan! Abangan natin ha! Meron dyan syempre Team Karel, Kim, and Chang Abby! Oy, bongga! Ito ano to, medyo bago to, no? Yung Team Jugs, Teddy, and Ayon. Wow! Parang kabog. Yung magsama yung Jugs and Teddy, parang bago, no? Ano ka ba lagi yun, JR? Magkakasin tayo sa Showtime. At syempre ito pa, guys. Team Vong and Augie. Wow! Oy! Ay, itong first time kasi talagang Team Bong and Sir Ogie. First year ni Sir Ogie magaling magpapalit. Yes! Oo.
At syempre, ang Team Vice, Ryan and Jackie. Ay, ang dami natin kaabangan. Ang bongga niyan. Exciting. Kaya naman, pero syempre, gusto muna natin syempre pasalamatan ng ating mga madlang people and Showtime onliners na nagpa-trend kahapon sa top spot na hashtag Madlang People Entry. Uy, maraming salamat ha. Ito yung mga tanong na talaga nga nang galing sa Madlang People na pagpipilian namin na itatanong sa mga Madlang People. O, abangan natin yan mamaya. Yes. Ha? Bongga. Tsaka nag-trend ng gabi ha. Imagine. Ay, ha? Oo, panay-panay ang pag-aano. Hindi, marami kasi comments. Siguro na, ano, na maraming mga Madlang People natin ang gusto rin magtanong talaga. Yung mga hindi pa na itatanong sa Showtime. Marami na kasi. Hindi sila makatulog nang hindi itatanong. Kaya sabi na, wait lang, ganon. Oo, ganon yon. Tsaka ang maganda dito, mga aliw ang mga questions, ha? Nako, abangan natin yan. Yes, pero ito, tuloy-tuloy ang good vibes natin, mga kapamilya. Ipakilala na natin ang ating unang bisita ngayong araw na to sing his latest single, Pagbigyang Muli. Please welcome to Showtime Online You, Antenor Cruz! Pagbigyan ako'y nagkamali. Muli ay iyong patawarin ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangakong di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo. Muli ay patawarin mo. Pa'yong iyayakapin na kara ay kayang limutin. Magtiwala muli, mahalin mo muli, magbalik ka sa akin. Di ko kakayanin kung ikay mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kaya mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huli. Pagkakamali, pag-ibig ko. Muling tanggapin. Pagbigyan, pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa'yo. Nakalimot nga ako. Nangyari di ginusto. Ako pa ba'y kayang yakapin ang init ng halik sa akin? Kaya bang ibalik namang bawat saglit ng sakit ngayong wala ka na? Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman ko wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huli. Pagkakamali, pag-ibig ko. Muling tanggapin, muling mahalin. Di kakayanin, ika'y mawala. Magbalik, magtiwalang muli, muling ibalik ang pag-ibig.
sayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito nang huli. Pagkakamali, pag-ibig ko'y muling tanggapin. Bongga! Anton Chu! Yes! And bati ka muna sa ating mga Showtime Onliners. Ayan. Ay, andito na pala ako. Magandang umaga po sa ating mga Showtime Onliners. Oh my God! Nakakamiss naman dito sa Showtime. And hello sa ating mga hosts. Hello! Anton! What's up? I'm so happy to be here. Yay! Thank welcome you. Welcome back, Anton! Yes, kamustahan muna tayo. Ano ba pinagkakabisihan niyo po bukod sa pag-promote ng iyong bagong single na Pagbigyang Muli? Ayun, ngayon busy ako sa online sale. Hindi, joke lang. Hindi ako nag-online sale. Busy pa rin ako sa paglipad. Ngayon, FA pa din ako. Although, medyo limited yung mga flights namin kasi syempre hindi pa naman open lahat ng countries and wala pa kaming layover. At saka, ayun, live streaming, kumu-kumu, ganyan-ganyan. So, ayun, gumagawa pa rin ako ng mga covers sa YouTube. So, ayun ang aking buhay ngayong pandemic at nakatambay tayo dito sa bahay. Pero ito para sa mga hindi nakakaalam, no? Sino ba si Anton Cruz bago pinasok ang music industry at naging contender sa Tawag ng Tanghalan? Alright, ayan, okay. So ako, before ako nagtawag ng tanghalan, nag-work na talaga ako as a cabin crew. Parang mga 4 years or 5 years na yata ako sa sa airline nung sumali ako sa Tawag ng Tanghalan. Pero syempre, before naman ako naging flight attendant, gumigig din ako dati, sumali din ako ng mga iba't ibang singing contest sa TV, sa X Factor, ayan, sa ABS yun yung sinalihan ko, X Factor. Tapos, ayun, that's basically it, yun ang buhay ko. Talagang growing up, kumakanta na talaga ako, plus, ayun, lumilipad sa iba't ibang mga bansa. Mm-hmm. Sabi ko na nga, ikaw yung X Factor dito, Philippines, tama ba? Yes, oo. Yan na nga. Totoo ba? Pareho si Ana. Oo, nalaglag ako dyan. Totoo ba? Oo. Don't worry kasi parehas naman din tayong ligwakers. Ligwakers talaga tayo, pero ayan. Sa extra challenge naman ako sumali. Kaya pala. Hindi ba sa ano yun? Sa kabilayo, di ba? Extra pero challenge. Dahil na-mention na ni Ana na magkasama pala kami dati sa X Factor, gusto ko lang i-mention na sobrang fan ako, Ana. I'm so happy na ma-meet kita today. Aww, as in, sobrang sinubaybayan ko sa Tawag ng Tanghalan. Uy, salamat ha. Yeah. Uy, salamat ha. Nakakatuwa naman. Oo, grabe. You're welcome. Junel, grabe ka naman, Junel. Mga moment sa atin na patay nasa kumo. May mga kumo-comment na natawa ako eh. Oy, pero thank you, Anton, ha? Nakakatuwa. Pero ito, mabalik tayo sa yung music, ha? Saan nga ba nang galing yung ano mo, yung interest mo, syempre sa musika, yan, sa pagkanta, sa muna hugot yan? Alam nyo, ito yung mga, kasi sa family namin, syempre ako lang naman yung sali ng sali. Yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, quiet lang sila. Pero alam niyo, kapag nagsama-sama kami for, let's say, may family gathering, tapos may karaoke, ako kumakanta din halos lahat ng mga relatives ko, ng mga kapatid ko. Mom and dad kumakanta din. Pero alam mo yun, hindi sila kumakanta hanggat pakantahin mo. Pero sometimes, most of the time pala, nagugulat yung mga, for example, nagdala ako ng friends, tapos nagkanta, hala, tapos kumanta yung mommy ko or daddy ko, kumakanta din pala sila, oo, ganyan. Namana. Hindi lang sila masyad, oo, parang gano'n, namana ko na, hindi lang sila masyadong, hindi lang sila professional singers, kumbaga. Oo, parang gano'n. Ako lang talaga yung pinaka, medyo kumapalang mukha. Palang mukha, yes.
Pero ito, Anton, gusto namin malaman, sino ba ang mga ano, musical influences mo or iniidolo pagdating sa pagkanta? Ay, nako. Number one, si si JR talaga. Si JR Baring. Akala ko si JR. Mula to rin si JR. King of R&B. Ano ba kanta ba ako? King of R&B. Oh, oh, super, yeah. Super. Bata, bata pa lang ako. Naalala ko grade grade 4. Nag-compete ako sa elementary na singing contest. Kinanta ko yung Bakit Pa Ba. Sikat na sikat yung Bakit Pa Ba noon. Oh, tapos sino pa ba? Work. Oo, di ba? Kung naalala nyo. Sikat si, yun! Bongga. Si Brian McKnight din. Actually, kay... Ano yun? Sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ano yun? Miss Anna. Huwag na kayo mag-sorry sa isip. Isa, okay lang. Piling ko na chuchapi na naman ako. Nakakaloka. Sige, sorry, continue. Ayun na nga. Si ano pa, Brian McKnight, isa pa yan sa talagang hinahangaan ko pagdating sa mga riffs and runs. And pero yung placement ng boses ko, like yung mga ginagamit kong techniques ngayon sa pagkanta, I think nakuha ko kay Ate Rich. Oh. Ate Rich talaga. Oh, say talaga. Yes. Oh. Oh. Parang yung placement, yung kung paano niya i-hit yung mga high notes, parang feeling ko sa kanya ko yun na natutunan. Tapos actually, ang taas ng boses mo, no? Yung napanood natin kanina. Yung range niya, di ba? Totoo. Kaya range niya. Ate Rich. Buti nga naka-off cam ako kasi makikitang nakanganga na lang ako. Wala naman tumutulo. Tiyari. Wala naman po. Mataas yung range kasi nga ang pinagkuhanan daw is Ate Rich. Si Ate Rich, inspirasyon. Oo. Yes. Kaya yung range mataas. Diyos ko, Ate Rich ba naman ang influence mo? Wait, nakuha ko naman yung joke, Kuya JR. Nakuha ko naman yung Rage at the Rage. Oo. Ay, push niya yon. Tama. Oh, ayan na nga. Good morning. Pero ayun na nga, speaking of musical influences, ano bang most memorable experience mo sa tawag ng tanghalan stage and everything? Ako, ang pinaka-memorable ko nung nag-compete ako sa tawag ng tanghalan, yung ano, yung challenge ng mga hurados nung semifinals. Pati nung nakaabot ako ng grand finals, yung nag-aaral kami ng yung medley para if ever makapasok sa top 3. Yun talaga yung masasabi kong pinaka hindi ko malilimutan. Kasi ako bilang singer, dati hindi naman ako pala-aral ng kanta eh. Parang kung ano lang yung marinig ko randomly, tas sabi, parang sasabihin ko na, ay, parang gusto ko yung kantang yan. Dun lang ako mag-aaral. Pero never ako yung parang kailangan, ito gusto ng, let's say, for example, ng client kasi may gig akong kakantahan. Never ako nag-aaral ng mga ganong kanta. So, na-challenge talaga ako noon kasi parang sobrang bukod sa yung kantang binigay nila sa akin, labas na labas sa comfort zone ko at di ko naman masyadong kinakanta. Na-challenge ako kasi ang hirap ako mag-memorize. Tapos, ayun. Pero, kaya ko siya nasasabing hindi ko siya malilimutan kasi proud ako sa sarili ko na sobrang kahit maliit lang yung time na binigay sa amin na memorize ko siya agad at masasabi kong sobrang ano talaga pinaghandaan ko talaga yung mga performances ko na yun. Sarap sa feeling noon. No? Sobrang sarap sa feeling, iba talaga. Pero masarap mag-perform yung may konting pressure ka ganyan, 'di ba? Totoo yun. Alam mo sa totoo lang na ano ko rin yun, napansin ko yun, yung mga meron ako mga ibang gigs na sobrang kampante na ako na parang iniisip ko, alam ko na yan, sige na. Oo. Parang paulit-ulit ko na lang kinakanta. Pero pag ganun yung mindset mo, the more na mas prone ka magkamali, napansin ko yan. Iba pa rin talaga yung sobrang may konting pressure, may konting kaba. At, tsaka yung nanginginig ka sa studio kasi sobrang lamig. Totoo yan, totoo yan. Kasi ganun din sa dance eh. Kami kunyari before kami mag-perform, kailangan may kaba ka. Para mas mapipil mo yung ginagawa mo na gusto kong gawin ko ano. Alam mo, tataas talaga yung balahibo mo. Diba? You love what you do. Kayo ba, Nico, yes. Kumakanta rin kayo, ganyan din kayo? Kumakanta rin kami, oo. Nakagalitan ko rin yung banda kasi parang nagkasama kami na love. Ayaw niya ako sabayan. Nayabangan ata sa akin. So, ganun. Yung banda yung may kasalanan. Yung banda. Kailangan din talaga kasundo mo yung mga banda niya kasi tatrado rin kanya eh. Ay, totoo yan. Kaya pala nagsosolo yung iba. Kaya ka pala hindi na nagbanda, Nico, no? Kaya nagsolo artist na yan si Kuya Nico. Kaya pala. Pero ito na ang chance mo, ipromote ang yung bagong singles ang digital platforms ba na pwedeng mapakinggan yan? Okay. So ang akin pong single na Pagbigyang Muli ay available na po sa lahat ng mga
digital platforms worldwide. So, meron po niyan sa Spotify, sa Deezer, sa Apple Music. Sa YouTube, syempre, pwede niyo pong mapanood ng music video din sa YouTube. Kaya, sa mga hindi po nakakapakinig or nakakapanood ng music video, hanapin niyo na po at supportahan niyo po ako. I-download niyo na po, i-share natin lahat-lahat ng pwedeng gawin para marinig ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang aking pagbigyang muli. Sobrang pinaghirapan po namin ito. Kaya, sana po eh magustuhan po ninyo. Ay nako, for sure magugustuhan natin yung version ni Anton na ha. Pero ito, pwede mo ba kaming kwentuhan muna sa idea talaga nung song na Pagbigyan Muli? Ano bang pagbibigyan talaga? Paano ba? Well, alam mo, itong kantang to, feeling ko sobrang bagay na bagay siya sa akin. Sobrang, Bakit sa'yo? Tamang, hindi ko alam, Nico, parang nakikita ko yung sarili ko na pinagdadaanan ko yung message ng kanta. Basically, it's about parang second chances, ganyan. Pero I think ito sa pagkakaintindi ko, depende kasi ng interpretation ng kumakanta or nakakapakinig. Sa akin na, sa experience ko, itong kantang to parang, hindi lang siya second chances eh. Kumbaga parang paulit-ulit kang nagkamali, tapos hinihingi mo dun sa partner mo na pagbigyang muli ka hanggang sa huling sandali na nagkamali ka. Pero at the end of the day, marirealize mo na minsan yung mga ganong relationships, yung paulit-ulit na lang nagkakamali tapos hingi na lang ng tawad, eh parang hindi na siya love eh. Parang nangyayari, codependent ka na lang dun sa jowa mo or ganyan. Hobby niya na yun. Oo, parang ganyan, di ba? Parang ganyan. So, maganda rin tong kantang to kasi sa kabilang banda, marirealize mo na importante pa din talaga yung self-love, yung respect, yung pagmamahal mo sa sarili. Siyempre. Ayun, ganun. Pero yun, tulad nga na sabi ko, yun yung nakikita ko dun sa kanta kasi parang yun yung pinagdaanan ko. Ganun. Ay, naku, marami mga karamihan. Ako talaga. Sure. Diba? As a codependent person. Pero ayun na nga, ano bang pinagkaiba ng version mo sa original version ng kantang Pagbigyang Muli? Oh my gosh, paano ko ba sasabihin? Okay. Yung Pagbigyang Muli kasi, ilang beses ko na nang mention sa mga nagtatanong sa akin, lagi ko yung kinakanta sa mga gigs at saka sa mga contest. Although mas marami sa gig, mas marami ko siyang best kantain sa gig. Hindi ko siya masyadong kinakanta sa contest kasi napakahirap. Napakahirap ng kantang 'yan, yung phrasing, yung breathing mo, basta ang masasabi kong pinagkaiba niya sa original version mas mahirap. Kung mahirap yung original version, I think mas napahirap ko yata yung ginawa kong cover. Hindi ko ganyan alam naman kung kayo eh. Lagi kayong mahiring magpahirap eh. Para hindi ma-cover ng iba. Paano ko i-cover ngayon niya? Itutodo na nila, no? Sorry na po. Pasensya na. Pero alam nyo, nung nirecord ko siya, tapos nung... Kasi hindi ko rin ako, habang nirecord ko siya, sabi ko, hala, hindi ko rin maakalang nagawa ko yung ganun. Hindi ko rin maakalang na maaabot ko yung ganung range. Tapos sabi ko, kaya ko pala. Tapos ngayon, nung pinapractice ko na siya sa bahay, tapos kinakanta ko siya sa mga live stream ko, ang hirap. Maski ako, hindi ko, na parang nakailang kanta yata ako na mamiyok-miyok ako dun sa mga matatas. Naku, hindi naman namin nahalatayan, Anton. Kaya naman, this is now the time to, naku, once again, promote ang iyong song, ang iyong version ng Pagbigyang Muli. And your social media accounts, saan ka namin magpa-follow? Yeah. Alright. Ayan, maraming salamat po sa mga sumuporta, sa mga nag-download na, sa mga nakapakinig, sa mga nakapanood na ng aking version ng Pagbigyang Muli. Siyempre gusto ko magpasalamat kay Tito Boy Abunda for the opportunity, kay Sir Roxy Likigan, kay Sir Jonathan Manalo na nag-compose ng Pagbigyang Muli. At siyempre sa Star Music, maraming salamat po. Sobrang... tuwang-tuwa po ako, sobrang hindi po ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganitong project. At syempre, special thanks din to sa aking management, Polaris. Maraming salamat po. At ayun na nga po, tulad ng sabi ko kanina, available na po siya sa lahat ng digital platforms. Napakadali pong mapakinggan at ma-download at mahanap ang aking cover ng Pagbigyang Muli. So sana supportahan po natin. Social media mo rin. Meron pa tayong 20 seconds. Saka pwede i-follow.
Okay, go. Ang aking pong Facebook account ay Anton Paolo Antenor Cruz. Ang IG ko ay Anton, I am Antenor Cruz. Ang aking pong Kumu ay Anton Antenor Cruz. At ang akin naman pong Facebook ay I am Antenor Cruz. At ang like ako naman ay Anton Antenor Cruz. Yes, nahabol. Okay. Thank you so much! Thank you so much, guys! Maraming salamat! Maraming salamat! Magbabalik kami dito lang yan sa Showtime Online You! Showtime Online You! At welcome sa ating mga kapamilya online live viewers. Yes, kaya naman guys, make sure to tweet, react, and comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Does Serve. Uh-huh. At naka-mute si Nico Nativitas. Yes! Tuloy-tuloy lang din po ang inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel at maraming salamat sa ating 1.5 million subscribers. Lahat po kayo. Wow! Lipat na kayo sa aking YouTube lahat. Ay, ganon. 1.5, no? Lumipat, no? Lahat, no? Subscribe. Pero ito na nga, tuloy-tuloy lang ang GV ngayong araw. Ituloy na nga natin ang... Ay, hindi pala natin nasimulan. Simulan na natin ang Studio Topless! Kung yes. Saan pag-uusapan ng mga tip kung paano makatulog ng mahinding. Yes, ang ating Soyu, ang ating Soyu Topless ay mula sa article ni Claudette Centeno Calixto na 5 tips para makatulog ng maayos na uploaded sa www.sbs.com.au noong August 17, 2021. Uy, tingnan nga natin kung ito'y nakakatulong, ha? Tingnan natin. Totoo. Yes, nakatulong na makatulog. Yes, ayan ang una niya sinabi. Mag-set ng oras ng paggising tuwing umaga. Yes, panatilihin ang iyong normal na oras ng pagtulog. Kung regular ang oras ng paggising mo sa umaga, makakasunod ka sa iyong biological clock. At mapapadali ang iyong pagising sa umaga. Ay, proven yan. Yan grabe, yung tinatawag natin na body clock. Body clock. Meron pa lang tinatawag na biological clock. Oh, di ba? Okay, para lang mukhang merong... pinag-aralan, yun yung sinasabi. Mukhang ano. Kung merong biological father, merong may biological father. Yes, ate. Tama. Kasi... nasasanay yung body natin eh, na ganyang oras tulog na tayo, ganitong oras, gising ka na, di ba? Pag mga ganyang yes. Body clock. Parang kaya... si Ana, di ba 5 a.m. gising ka na? Inaanto ka na ngayon. Ay! Agad. Grabe naman yung 5 a.m. Grabe. Okay. Tsaka mabibilang mo kung ilang oras ang tulog mo. Talagang ginanon niya. Oo. Diba? 5 a.m. Ana, pagising ka na ng 5 a.m, nag-uawalis ka na rin sa labas sa bakuran niya. Hoy! Ay! Sa ano? Talaga naman kayo, chichismis po kayo. Charat. Pero seryoso, no, pinipilit ko gumising na ng 7, ano, inaayos ko. Ang mahirap paghapon, inaantok ako. Paghapon. Nangyayari kasi talaga yun. Tama. Paano ka ba nagsimula kahapon lang? Nag-a-adjust pa. Alam mo, kaya ako gumigising ako, medyo late na eh, para hindi na ako antok na kahapon. Agad ako yan. Talaga. Oh. Iba-iba ang gising ko eh. Iba-iba. Depende. Kasi di ba ganun din? Gigising ka na maaga tapos aantokin ka rin ng hapon. Di gumising ka na lang ng medyo so parang, late. Parang hindi ka na aantokin ng ganun ba yun, JR? Salamat sa advice ha. Lorraine ba? At tuwing anong oras gumigising si Lorraine? Depende po eh. Minsan din kasing aga ni Ate Ana. Joke lang, 5 p.m. Ina-evident 7, ganyan. Pagka may klase. So si Lorraine, meron siyang flexible body clock. Flexible. Depende. Ala, ang dami naman words. Sudyante ka pa lang ba? Sudyante ka pa lang? Apo, opo. Uy, parang ako. Ay, grabe naman. Yes, actually, magkabatch kami ni Ate Ana. Life, ano? Ah, sige. Ah, ganyan na lang ha. Wala nang tanungan ng age. Okay? Para sa lahat. Next natin ito. Next natin. Next na tayo. Tip number 2. Maglasing. Ha? Ay, sorry. Iwasan magkape pagpatak ng alas 2 ng haong. Oo, oh, yun naman ang aga naman. Alas 2? Eh, pag nagmimerienda ako, nagkakape ito. Oo. Subukang iwasan ang pag-inom ng kape 6-8 oras bago matulog upang mas makatulog sa tamang oras. Malaking epekto sa pagtulog kapag nasobrahan ka sa pag-inom ng kape. Oo, sir, totoo yung kape. Pero ang aga naman ng alas 2, bawal ka na magkape. Oo. Bakit naman alas 2? Pero alam mo ako, wala sa aking epekto ang ano, ang kape. Magkape ako bago tulog, magkape ng hindi magkape. Basta hindi ako na, walang effect sa akin. Yes, oo. Coffee tolerance. Same tayo. Diba? Minsan na akin, diba? Ang kape, parang mas nakakatulog pa ako after ko mag-coffee. Sabi nga daw, may mga ganun. Ganun ako.
Malungkot yung life nyo kasi sa, para sa amin, pampagising naman namin yan. Di ba para sa morning, yan ang una mong hahanapin kasi parang mabigyan ka ng energy. So hindi nyo nafe-feel yung nararamdaman ko. How dare you guys? Ay, ganun. My God. Sorry po. How dare so, you talaga? I'm so ano, I feel bad. Pero alam nyo, may mga nagre-reklamo yung mga tatambay sa coffee shop ng gabi, sa gasoline station, magkakape, tapos magre-reklamo, hindi makatulog. Eh, mga hunghang, alas 11 na, magkakape pa kayo. Hindi, okay yan sa long drive, pag maglo-long drive. Long drive. Mga nagpapatay lang ng oras. Yung mga nagpapatay lang ng oras, yung mga alas 11, kapit tayo. Tapos magtataka kayo kung bakit madaling araw na gising ka pa. Ang dami nila, ang dami nila time. Pero guys, ako, alam nyo, talagang proven sa akin na pag nagko-coffee ako, pag long drive, pag nag-coffee ako, promise, inakantok ako. Huwag ka na mag-coffee. Baliktad talaga yung, baliktad yung effect sa akin ako. Hindi, may mga ganun tao talaga, baliktad ang effect sa kanila. Yes. Alright, tingnan natin to. Next on the list! Oh, nako ha, iwasan ang pag-inom ng alak. 3 oras bago matulog. Pagka matagdudulot ang pagkakaantok, ang pag-inom ng alak, hindi ito nakakatulong sa iyong pagtulog. Sa halip, ito ay nagiging balakid, ha? Balakid. Balakid. Hindi, totoo, Ana. Sabi mo, nagbibiro ka lang. Para makatulog ng mahimbing, makakaramdam ka din ng pagkauhaw at mapapadalas ang pagpunta mo sa banyo na maaaring makaantala sa iyong pagtulog sa gabi. Parang kinapat ang sabihin niya. Huwag mo sirahin yung mga friends ko. Akala ko kasi ano, magbasa ni Ate Ana, makakaramdam ka ng ng gutom dahil mga kailangan mo ng pulutan. Scientifically yan, totoo yan, kahit mga doktor nagsabi, akala mo tulog ka paglasing, pagising-gising ang katawan mo, kaya pagising mo ng umaga, pagod ka at hindi maganda ang gising mo kasi hindi ka nakatulog ng mahimbing. Masakit sa ulo. Yes, kasi hindi siya healthy. So, huwag natin maging hobby yung, ay, 2 bottles lang pampatulog. Hindi po totoo yun. Hindi siya pampatulog. Tama, kawawa ang liver to the world. Hindi ba nga? Yan na nga ang ating So You Top List for today, ha? Mga Mare at Kumpay. Huwag kayong maalis. Pabalik kami dito lang yan sa Showtime. Showtime Online You. Showtime Onliners, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-tweet, react at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Deserve. Yes, at ito na nga ha, nako ha, Polaris Star of the Day. Ayan ha, ang ating new segment po kung saan, hindi, mamaya yan, abangan yung mamaya. At diba? Diba yan, nga? Natin ang bonggam-bonggong. Top list natin for today. Ayan, tingnan natin ang susunod sa list. Alright. Okay. Mm-hmm. Ang ating next. Ano yung nabitin natin kanina? Mamaya, oo. May nabitin, may natira pa sa So You Top List, pero yun na nga ha, ang ating Polaris Star of the Day, kung saan ang kakantahin ng ating Polaris of the Day ay kayo ang pipili via Twitter poll. Yes, at ang ating Polaris Star of the Day ngayong Tuesday ay si Lorraine Galvez. Yes! Diba? Kaya naman, ang dalawang kantang pagbobotohan ninyong kakantahin ko mamaya ay A, X's and O's by L. King. At B, Ako Na Lang Sana by Maring Zia Kizon. Yes. Naku, ayan yung kandalaw. Kaya naman, Showtime Onliners, boto na at mamaya ay malalaman natin kung ano ang pinili niyong kakantahin ni Lorraine para sa inyo. Kumbaga, meron tayo. Yes. Statistic kung sino nanalo. Akala ko kasama sa choices yung To Follow. Kakantahin niyo yung To Follow. Tuloy na natin to. At ito na. Ako, ito na talaga. Promise. Magbabalik na yung So You Top List. Ito na yon. Tingnan na natin na ang susunod sa list. Yes. Number 4. Mag-ehersisyo. Mm-hmm. Nakakatulong ang ehersisyo na i-reset ang iyong biological clock. Hindi naman kinakailangan tumakbo sa isang marathon. Ayon kay Dr. Bruce ba yan? Ngunit mainam na sanayan ang katawan sa mabilis na paglalakad, huwag mag-ehersisyo kung malapit ka ng matulog upang hindi ito makaantala sa ritmo ng iyong pagtulog.
Ay, totoo. Yan. Ito si Nico, mahilig to mag-exercise eh. Oo. Oo. Nakakatulong hindi lang naman sa pagtulog talaga ang benefits ng exercise. Napakaraming good benefits. No? Pero tama yung sinabi niya na kapag ang tulog mo ay, for example, 12 o'clock, huwag ka na mag-exercise ng 9 p.m., 8 p.m. Mm. Kasi buhay na buhay yung dugo mo. Kumbaga sa kotse, mainit ka. Matagal na ako palumamig. So mahirap ka gumawa ng pero meron... Pero di ba, may mga kakilala ko na mas gusto nila yung pinapagod muna yung sarili nila tapos mas nakakatulog daw sila ng mahimbing pagka ganun. Oo. Parang partnerings diba? Naman yan, Ana, ha? Ibang pagod diba? Naman, Ana. So, ibig sabihin, sa parang sa pag-inom ng kape, meron din siyang predicted na effect. Yung sa, yung oo, sa so, depende lahat sa tao. Applicable sa lahat ng tao yung mga ganun. Depende. Yeah. Yung, talagang iba yung flexible biological clock talaga siya. Yes, ang dami talagang words tonight. Marami. Tonight? Pero iba rin yung ano, tonight, yung pagod yes. Na ano, pagod sa work na pagod ka sa pagod sa workout eh. Yung pagod na pagod ka sa work talaga, pag higa mo nun, tulog ka agad. Tulog ka na agad. Oo. Kasi kapag nag-workout, syempre hype na hype ka, ganyan. Yes. Pagkahiga mo. Yes, get the sorry, sir. May iniisip lang ako, hindi ko maisip. Nako, hindi ka rin iniisip niyan, kaya huwag mo nang isipin. Then Nick, yung parang, di ba, pag nag-exercise ka, so parang boy yung ano mo eh, yung tawag dun. Adrenaline? Eh. Adrenaline, yes, Lorraine, you got it. Yes. Okay. Spelling kaya hindi ka talaga mag ano na lang, buhay na lang, B-U-H-A-Y. Alright. Tingnan natin. Next on the list! Yes. Uminom ng tubig at magpaaraw ng 15 minutes. Magpaaraw ng hanggang 15 minutes pagkagising. Ito ay nakakatulong na mag-regulate ng produksyon ng melatonin, isang sleep hormone, ang iyong body clock or circadian rhythm ay mas magagana ng maayos kapag mapapanitili mo ito sa isang regular na pattern. Yes. Ayan. Importante inom ng araw. No? Ah, di ba ang melatonin nasa katawan natin yan eh. Kailangan lang mag-produce siya ng mas marami. Mm. Ah, okay. Mm-hmm. Kasi salamat ako nagsusuka. Salamat do. Yes. Yes. Singa, ako nakikinig lang eh. Nahirapan ba kayo huminga? Hinga nga kayo. Hinga. Okay. Parang iba okay. Yun. Ako po may sumasabit pag humihinga eh. Ay, no, may something. Hindi kasi ako nagbabitamins ako, may ininom akong melatonin. Melatonin o ano? Isa yun, melatonin tawag doon. Na parang pampaantok. Pero herbal naman siya. So, bakit may problema ka na sa ano, no? Tulog, no? May problema ka sa pagtulog, Nico? Siyempre, dami ko ng business. Ano mo na mga businesses? Ay, tara. Hindi ko magsara. Ako nagsasara naman marami. Yung bakal. Mano-mano ito pala lahat, no? Alam mo yun, huwag sinasara rin, maingay. Hindi, sinigo talaga, marami itong pinagkakabalahan, kaya alam mo. Naitindihan kita, bro. Sobrang proud ako sa'yo. Marami lang pinatapos. Oh, pero siyempre, nakakatawa, iba yung nagpupuyat na walang dahilan. Ano? Bakit kaya? Sakit ng tao. Yung, for example, gusto mo lang mag-Facebook, Twitter, nagpupuyat ka, pwede mo naman siya gawin sa umaga. Gising wala, umaga, mas iba daw ang dating kapag sa madaling ka nagsuscroll ng Facebook. Mas peaceful kasi. Yes, mas peaceful. Wala nang utos, wala ka nang gagawin. Yun na lang ang tayang gagawin. Diba? Katulad kahapon, diba nag-viral yung hashtag ng gabi? Kasi nga nagpuyat silang lahat. Oo, oh, totoo. Uy, Ruben to, mag-post kayo ng picture nyo ng mga alas 11 ng gabi, alas 12. Mas marami maglalike kesa mag-post. Talaga ba? Kesa mag-post ka ng 7 a.m. Walang totoo makakakita yan, totoo pa. Yan. Promise. Totoo yan. Pag nag-IG story ako ng 7 a.m., walang nakakakita, konti lang, 46. Konti, kasi makakalang kadami pag ano. Oh, so marami kising ng ganyang oras. Yes, ng gabi talaga. Yan ang... scroll. Kasi iba pa. Yung iba pa patutunan pa yan eh. Oo, scroll sila ng ganyan. Saka makakatanggap pa ng maraming comment pag gabi. Ah, ganun ba yun? Oo, kasi nga gising pa sila. Ayun pala. Diba? G. Okay. Pero meron yung iba, yung inaantok na sila buong araw, syempre di na sila makapaghintay na makahiga sa kama. Pagdating sa kama, hindi na sila makatulog. Parang gano'n. Yung mga gano'n. At tawag naman doon, buhay din yung adrenaline nila sa kaka-Facebook nila. Oo. Hindi, parang sa exercise. Masama rin talaga ang phone dahil may epekto siya, di ba? May napag-usapan na rin natin yan dito sa ano, Soyu Tapis natin, yung sa phone. Kapag nagpa-phone ka, nakakawala siya na antok dahil sa radiation. Yung mata mo, di ba nasa liwanag? Thank you po, Doc! Oo, maganda yan. Magpapatay kayo ng ilaw. Okay, magbabayad ng kuryente para laging madilim sa inyo. Tulog kayo. Ganon. Salamat po, Doc. Oo, ganon yun. Thank you so much, ha. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Ubunga, ubunga! Sabay-sabay nga umubo! Ubunga kayo!
Okay, maganda. Maganda tunog. Maganda. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung pag-tweet gamit ang ating official hashtag for today na hashtag showtime, deserve. Yes, kaya naman tuloy-tuloy ang good vibes. So, babalik kami dito lamang sa Showtime! Showtime on you! Welcome back to Showtime on you! Showtime Onliners, huwag kalimutan mag-tweet, comment, and react. Kamitin po ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime does serve. Yes, hashtag Showtime does serve. Madlang people, makilaro na today sa Madlang people. Pumunta lang sa joinnow.ph/showtime o iscan ang QR code para makasali. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilabas na ang inyong mga gadget at itapat ito sa QR code para makasali sa Madlang people. Sobrang dali lang sumali at maglaro. Pupulsuhan at pipili lang kayo ng isasagot niyo sa ating Paul the Win questions. Yes, siguraduhin nyo lang na naka-register kayo bago matapos ang game para sa chance na mapili at manalo ng instant cash na net of tax. Yes, di ba? Ang saya. Showtime Onliners at Madlang people, nag-enjoy ka na? May chance ka pang manalo, kaya iscan na ang QR code now na. Yes, kahapon ay may apat na maswerteng Madlang people ang naghati-hati sa 35,000 pesos o tig 8,750 pesos sila each net of tax. And ay walang iba kundi sila, Jocelyn Pangilinan from Pampanga. Congratulations to you, Jane Yao ng Northern Summer. At sa iyo rin, Karangalan Bayaw ng Laguna. Yes, all the way from Zambales, Jennifer Guerrero. Yan, muli congratulations sa apat na maswerteng Madlang people na nanalo ng 8,750 pesos each net of taxes. Ang bongga, pero ang tanong, paano nga ba laruin o mag-strategize para manalo against the studio players? And magandang tanong yan, Ana, ito. Dapat ay tumutok at manood agad ng Showtime at Showtime Online You para maabangan nyo agad kung kailan lalabas ang QR code na kailangan ninyong iscan para makasali sa Madlang people. Yes, and of course, pagdating sa pagsagot, ang dapat nyong piliing sagot ay yung unpopular choice o yung least choice na pwedeng piliin ng studio players. At dapat i-enjoy nyo lang ang game, no pressure dapat dahil kapag relax kayo maglaro, ay mas makakapag-strategize kayo ng gusto sa inyong mga isasagot. Aha, aha. At ngayon naman ay balikan natin ang ilan sa mga Paul the Win questions na tinanong kahapon sa studio players. First question, let's go! Ayan. Sino ang mas lutang? Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Ay. Anong hirap yun. Pero ang nanalo ay yung nakatulala, nakatulala sa hangin ang nanalo. Oo. Nakatulala sa hangin. Parang anong parehas? Parang same lang. Parang same. Oh. Meron kasi ano, minsan may nakatulala sa hangin nung wala namang iniisip eh. Sa bagay. Blanco ka lang. Diba yan, diba? Pero yung nanaginip ng gising, yan yung daydreaming, yung marami kang iniisip, na what if ganito, or gusto mong mangyari, diba? Ako, nagkakaganyan din ako. De, tsaka, pero minsan, no, may difference yan eh. Oh, pero minsan, pag nagdi-daydream ka, diba, parang lutang ka rin, kasi it's either nagdi-daydream ka ng masayang moment, so parang, yes. So happy. Yun yung difference niya, kasi pag parang nagdi-daydream ka, meron kang reaction, na parang minsan, napasmile ka, pero pag nakatulala ka sa hangin, talagang tulala ka lang. Lala ka nga, ganun. So, tama yeah, kaya feeling ko mas lutang talaga. Mas lutang sa hangin. Okay. At ito, next question! Anong araw ang mas inaabangan ng mga magtatrabaho? A, payday. B, rest day. Uy, ang hirap ng tanong ha. Ano nga ba? Pili ko payday. Kahit pagod-pagod ka, payday talaga. Yes. Nakakabawi ng pahinga, ganon. Eh, sa mga kagaya kong hindi kailangan ng pera, ang kailangan ko oras ng pahinga. Ay, taray. Ay. Sana all, no? Iba. Nagsisiksikan kayo sa cashier? Ay! Kala mo naman ano. Kala mo di po ibila sa EBS, no? Ate, may sweldo na po. Mamaya. Oo. Nagpo-follow up pa eh. No? Ay, wala pa. Sige, balik na lang ako. Send ko yung Gcash ko, ha? Oo, sige. Gcash, tsaka like ako, ha? Ako, ha? Hindi, kasi di ba yung iba ayaw na nga magpahinga kasi nga kailangan talaga. Di ba? Tama. Oh. Payday. Ako din, sa payday ako. Ay, may ganyan, ha? Nung waiter din ako, yung pag tinatanong kami, for example, oh, may magde-day off, gusto mo bang pumasok? Kasi magde-day off daw si ganito, ikaw papalit. Di ba, minsan tinatanong yung iba na parang kesa mag-day off, papasok ka na lang. Totoo. Yung mga gumagawa ng ganyan. Totoo yun.
Tama. Pwede. Kaya, na rin kaya yung nga, di ba ano, may nag-overtime pang iba? Oo. Tama. Mm. Pati na rin yung mga nagkatrabaho during holidays. Kasi di ba, ano, double pay. Double pay. Yeah. Yes, sir. Pagpasko, bagong taon, di ba? Pagka mas pinipili nila. Yes. Payday. So it's a payday. It's a payday. Truly. Okay. Next question. Ayan. Ano ang pinaka-effective na pambasag ng yelo? A, ice pick. B, ihampas sa pader. C, ibabato. Doon ako sa B, talaga ako. Yan din ginagawa ko eh. Maganda, maganda, lalo pa magiinuman eh. Maganda ang basag diba? Sa pader eh. Maganda. Maganda, no? Oh. Parang sakto talaga dun sa baso tsaka maramihan. Kaka may technique dyan, yes. Hindi ba sa basag? Parang pagka binasag mo, iikot mo pa yan ng konti, iikot mo yung yelo para maganda yun. Ah, ay, may ganon. Oh, hindi pwede na puro isang side lang ang babasagin mo. Isang side lang. Hmm. Para makakrush siya na maigi. Ako kasi hinampas ko sa katabi, so numbers, letter C ako. Number C, ano ba yun? Delikado yan, Lorena. Papanakit! Mm. Sabi nila okay lang naman. Sa ulo? Sa likod. Sa likod. Kasi iba ang mababasag. Nagpapaalam naman ako, okay lang ba? Okay lang, gano'n. Ginawa mo namang itlog yung ano yung yelo. Pwede mong ano eh, di ba? Mag-ano lang, oo. Mabilis lang mabasa. Mga nilaga, di ba? Tama. Eto, tingnan natin. Next question. Ayan. Anong pinaka-nakakainis sa jeep? O A, natutulog sa balikat mo ang katabi mo. B, ikaw taga-abot na lang ng bayad o sukli. C, pagpara mo hindi ka narinig. Ah. Anong pinaka-nainis sa jeep? Siyempre, para tama sa akin yung C. Lalo pag lumagpas ka, di ba? Ay, oo. Nangyayari pa naman yan sa atin, yung ano, yung bawal ang babaan dito. Pag lumagpas, dun ka na bababa sa tayo. Ano, malayo. Oo. Tsaka meron yung mga nahihiya kasi syempre isang beses lang sila magsasabi tapos hindi maririnig ng ay, ano. Ay, nako, next speed driver. Pero hindi ako nahihiya, kabaliktaran nila. Mama, para ho! Ano ba? May nakasabay ako sa jeep, ganyan, estudyante, yung laging may panyo dito. Oo nga! Bakit? Ewan ko, yung laging, di ba yung mga ganun estudyante? Yung mahihiyain. O laging may panyo. Hindi ko alam breath ba or talaga hindi ko bungal. Bungal? Ah, okay. Ako. May bulok sa ngiti sa unahan. Tama. Pili ko si Ate Ana yung ano, yung kapag hindi narinig yung katabi niya na nagpara, siya yung talaga yung sisigaw para sa arms. Ako na yan dati. Ma, para daw ho. Oho, hindi yung narinig. Ang haba sinabi. Hindi yung narinig, nagpara na ho. Charing. Kawawa na lumagpas, kasi, no? Oo. Mm-hmm. Ano naman, lalakad ng kay layo tapos pagod pa galing trabaho, di ba? True, Termers. True. Pero ito, ayan. Happy birthday pala kay Norma Aguas, ha? Oo. Yeah! Happy birthday po! Ni Sir FM Aguas, ha? Ni Sir Ferdy, tita niya. Happy birthday po! Yes, happy birthday Dennis po! Dennis Tejos, happy viewing po! Mm-hmm. Yes! Pero ayan, guys, tuloy-tuloy pa rin po ang good vibes. Magbabalik kami dito lamang sa Showtime! Online! Back! To Showtime! Showtime! Yes! Don't forget mag-tweet, comment, and react. Gamitin po ating official hashtag for today. Hashtag Showtime does serve. Yan. Madlang people and Showtime onliners. Gusto nyo bang mas extend ang inyong Showtime experience? Yes! Andito na ang VIP behind the scenes pass ninyo. It's Showtime All Access. Magkulitan, magchikahan, at magparty-party na kasama mga Showtime hosts, guests, at staff. Abangan ang iba't ibang exciting content sa It's Showtime All Access tuwing 5 PM sa It's Showtime YouTube channel. Siyempre, nandiyan ng set visit, It's Joke Time, Mr. and Miss Q&A, game na, at marami pang iba. Nood na mga madlang sa Access. Yes, at mga nanay dyan na mga nanonood, wag niyong kakalimutan mag-audition sa ating Reyna ng Tahanan. I-check niyo lang po ang lahat ng social media accounts ng It's Showtime para sa detalye kung paano sumali. At ito naman, madlang kumunisens, i-follow at supportahan ninyo ang live streaming shows ng Showtime at Polaris Artists sa Kumu. Yup. At ito naman, madlang people at Showtime Aligner, sumanda na sa pagbabalik ng taong na tanghalan, ika-anim na taon. Yes, bukas ito sa lahat ng singers nationwide na edad 16 to 59 years old. Magpasa ng audition video na naglalaman ng tigis ng acapella song No One Minuter, English at Tagalog na may good audio-video quality. Isama rin sa ipapasa ang pangalan, edad, address, contact number at maikling kwento kung bakit nais yung sumali sa tawag ng tanghalan.
Ipadala lamang ang inyong audition video kasama ng impormasyon tungkol sa inyo sa tntyear6@gmail.com. And kaya naman mag-audition na at baka mapasa inyo na ang ginintong parangal ng kampiyon ng tanghalan. Yes, and of course, suportahan din ang mga bagong online shows ng Tawag ng Tanghalan tulad ng TNT Kantang Bayan sa Facebook na mapapanood tuwing Miyerkules at TNT Go or Gong sa Kumu tuwing Biyernes. Ayan, at it's showtime na. Ayan po ang kanilang Kumu account. At ito naman, para naman sa mga kapamilya at showtime onlineers natin na naghahanap ng trabaho. Nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. Para sa mga detalye kung anong mga trabaho ang pwede ninyong applyan, ay panoorin natin ito. Roll VTR! So much. Ayan guys, baka ako kayo ipopromote. Go, go, go. Yes, ayan po ako na po mauna. Sana po ma-follow nyo po ako sa aking mga social media accounts. Officially Lorraine lang po yan lahat. And sa Kumu, officially Lorraine din po yan. Lorraine, gusto mo yun? Mondays, Wednesdays, and Fridays po tayo nagsistream. And every Saturdays po ay Polaris Nights on FYE channel. Ayan po, thank you. Alright. Sa rin po lahat po ng social media ko, JR Barilan. Tsaka shoutout kay Bricks Dakaran and Briones family ng Barangay Santa Barbara, Zambales. Sir. Yes, ako din, NRMC. Sa lahat ng social media accounts, please follow me. Subscribe my YouTube channel. Ako naman po sa aking YouTube channel, Nico Natividad. Pati na rin po sa aking mga social media account, Nico Sigal Natividad. Hanapin nyo lamang po yan. At syempre, it's showtime na sa lahat ng social media account. Kaya naman, see you ulit bukas sa Pino Masayang Alantabay sa Bungir! Para sa iyo! At lalong-lalo na para sa inyo, this is Showtime Online. God bless everyone. It's Showtime!